ang magkakapareho ng pangalan, pareho din ba ng magiging kapalaran? Ngayong Hunyo, muling bubuhayin ang dramang Sinubaybayan at ang tatlong babaeng minahal ng bayan. Sino sa kanila ang tunay na Ana Karenina? Nakakahiya ka! Di ko ahayaan ang isang kampong katulad mo! Sisira sa pangalan ko! Anak, I'm sorry. Please! Wala na yung wala na akong anak! Sabi! Get out! 15 taon na ang nakararaan. Ang Safe Haven Home for Unwed Mothers ang naging pansamantalang tahanan ni Maggie matapos siyang itakwil ng mga magulang nang siya'y magdalang tao. Ano naman yung si Maggie? Ah, ganun na lang ho ba yun? Dahil ba ampun lang siya? Ampun nga si Maggie, pero tunay na anak ang turing ko sa kanya. Masakit sa akin ang mawala siya. At sa lugar na ito'y isisilang ni Maggie ang kaisa-isang anak na babae at nag-iisang apo ni na Don Cernan at Doña Carmela Monteclaro. At ipinangalan niya ang sanggol sa paboritong libro ni Doña Carmela. Anong papangalan sa kanya? Ana Karenina. Sa kasalukuyang panahon, nais na ng mga Monteclarong mabuong muli ang kanilang pamilya. Subalit, hindi na nila alam kung nasaan ang nawawalang si Maggie. Saan nagpunta? Hindi mo ba tinanong? Hindi mo namin alam. Wala naman po siyang nakakausap. At ang tanging pag-asa ay matagpuan ng apong di pa nila nakikilala. Ang apong alam nila'y taglay ang pangalang Ana Karenina. Ikaw ba si Peter Calzado? Ang investigator na hinar ng asawa ko para hanapin si Maggie Monteclaro. Ako nga ho. Magkano binabayad sa'yo ng asawa? Bakit ho? Titripihin ko. Para ano? Para mapabilis ang paghahanap sa pinapahanap ninyo? Para hindi na mahanap ang pinapahanap ng asawa. Matapos ang isang malawakang paghahanap, tatlong dalagita ang magpapakilalang sila ang nawawalang apo. Sikat ka na! Sikat! Nasa dyaryo ka! Tingnan mo, Pamilya Monteclaro magbibigay ng 10 milyon para kay Ana Karenina. Ikaw yun! Ayaw na ako! Hey, Karen! Ano nangyayari sa'yo? Ano ba? Hindi mo ba nababasa to? Mayaman na ako! Hinahanap na ako ng totoo kong pamilya! Bakit niya ako pinaampon? Pero hindi ko na siya nakita pa. Hindi ko na siya. Pinamatay siya sa sunog. Pero ano, hinahanap ko siya. Maniwala ka, hinahanap ko siya. Hindi kami magkaanak ng daddy mo noon. And we thought of adopting. Merong isang babae. Stop it! Bakit ko naman gugustuhin malaman ang tungkol sa babae nagpamigay sa akin, ha? Pero Nina... I said I don't wanna know! I hate you for telling me this! Nina! Eh, paano nga ako nagpunta sa inyo? Eh, di ba nga, nung nagtatrabaho pa ako sa club, eto, may kaibigan ako, si Melba. Ngayon, may jowang hapon. So, kaya nyo lang ang kinuha dahil sa bonnet ko? Eh, di ba nga, paborito kong pula. Ano naman nangyari dun sa nanay ko na nagbigay sa akin diba? Sa kanya? Oh, wala. Wala rin. Sinuwerte ba kayo sa akin, Nay? Sino kasi nakasinuwerte? Sa'yo. Kasi mabait kang bata. Subalit sino nga ba sa kanila ang tunay na tagapagmana? Ang tunay na Monteclaro. Ang tunay na Ana Karenina. Si Ana ay isang mabait at simpleng tindera ng isda at nanaisin lamang niyang makuha ang kayamanan para maipagamot ang kinikilalang ina. Nay, ayoko mo saan ang gawin ito. Ayoko kong iwan kayo. Pero kailangan para kung makaligtas kayo. Si Karen ay lumaki sa isang marahas at makasalanang mundo. Kaya't natuto siyang maging matapang. Naghahangad siya ng pagbabago at mas maayos at matiwasay na buhay. Ana Karenina! Ten! Oh, di ba? Hinahanap ako ng lolo't lola ko.
sabihin, mayaman na rin ako. Mayaman na! Wow! Mayaman ka na! Mayaman na! Para kay Nina, na lumaki sa karangyaan ngunit kulang sa pagmamahal ng magulang, ang pagkakataong ito ay daan para makapaghiganti sa tunay na inang nagpamigay sa kanya. Nasaan ba yung mami ko? Kanina pa po kami nandito pero wala pa kayong sinasabing kahit ano tungkol sa kanya. Where is she? Gusto ko siya makausap. Marami akong tanong. Tatlong dalagitang magkakaiba ang pinagmulan, ugali at hangarin. Ang bawat isa ay may taglay na katangiang umuugnay sa kanila kay Maggie. Alin sa kanilang mga hinahangad ang magbibigay ng tunay na kaligayahan? At sino sa kanila ang magbibigay linaw sa matagal ng hinahanap na katotohanan? Mula sa direksyon ni Gina Alahar at sa punong panulat ni RJ Nuevas. Umamin kayong dalawang hindi ko yung totoong anak rin niya. Dahil itong si Karen ko, totoo. Wala pa lang sisinungaling kasi kayong dalawa. Don't you dare accuse me of being a liar. Hindi ako marunong magsinungaling. At wala din akong interes na patunayan na ako yung tunay na anak Karenina. Dahil mas mahal ko yung nanay na nagpalaki sa akin. Kung gusto niyo magpaligsahan, kayo na lang. Inihahandog ng GMA Drama ang tatlong bituing muling magbibigay buhay sa pangalang Ana Karenina. Sa pangunguna din na, Crystal Reyes bilang Ana, Barbie Forteza bilang Karen, Joyce Cheng bilang Nina. Ito ang kwento ng tatlong magkakaibang landas na pagtatagpuin ng iisang pangalan. Sa kanilang pakikipagsapalaran, mararanasan nila ang buhay na malayo sa kanilang kinagisnan at ang mga pag-ibig na di nila inaasahan. Derek Monasterio bilang Aldrin, ang responsableng panganay na anak ni Ruth at Abel. Magbabago ang kanyang seryosong mundo nang makilala niya ang masayahing si Karen. Julian Trono bilang Bricks, ang pilyong kaibigan ni Ana. Lihim niyang napupusuan ang dalagita. Hero Peralta bilang Brian, mapapalapit sa kaibigang si Nina. Hindi siya susuko sa pagtatanggol sa kanya kahit na palagi namang tinatanggihan ang tulong niya. Itinatampok din sina Sandy Andolo bilang Carmela Monteclaro, ang asawa ni Don Sernan na sunod-sunuran lamang sa kanyang mga dikta. Nung pakasalan ko si Sernan, ipinangako ko sa Diyos na susundin ko lahat ng desisyon niya. Matagal na panahon ko yung ginawa. Hindi na ako marunong magdesisyon para sa sarili ko. Yul Servo bilang Kadyo, ang lasenggong live-in partner ni Susie. Yan pala yung Karen na yun. Tingnan mo nga naman ang buhay pag sinaswerte ka. Neil Ryan Sese bilang Abel, ang marangal at mapagkumbabang asawa ni Ruth. Ruth, kailangan ko lang ng lead. Please, tulungan ko naman ako. O isipin mo nila yung ginagawa natin to para kay Uncle Sernan at kay Auntie Carmela. Juan Rodrigo bilang Sernan Monteclaro, isang mayamang negosyante. Ipapahanap niya ang di pa nakikilalang apo para makabawi sa pagtatakwil niya sa anak na si Maggie. Akala ko siya ang papalit sa akin sa pagpatakbo ng Monteclaro conglomerates. Valerie Concepcion bilang Ruth Monteclaro, ang sakim na pinsan ni Maggie. Gagawin niya ang lahat para mapasa kanya ang kayamanan at kapangyarihan na mapupunta sana sa pinsan niyang si Maggie. Huwag niyo na akong isipin si Maggie. You still have me, Uncle. Your own flesh and blood. Eh, hindi ko hahayaan na mawala yung pinaghirapan niyo ni Papa. Yasmin Curdy, sa natatanging pagganap bilang Maggie Monteclaro, ang maganda at matalinong unika iha ni na Don Sernan at Doña Carmela,
at ina ng tunay na Ana Karenina Monteclaro. Simple pa lang yan, Dad. Alam mo ba, I have a lot of big dreams para sa negosyo natin. Alam mo yun, I want the Monteclaro name to be a global brand name someday, di ba? Like yung mga hotels, mga condominiums, mga malls, mapunta siya sa Europe, sa US, sa Japan, sa China, di ba? Dad, alam mo, ginagawa ko lahat ng ito para maging proud ka sa akin. Kasama rin sina Alan Paulo bilang Lucas, ang babaerong asawa ni Bridget. Teenager na si Nina! Ha? Ito na yung time na pagre-rebelde niya. Galit sa sayo, galit sa sakin. Dahil hindi natin siya pinapayagan na makasama yung mga barkada niya. Ana Roses bilang Daisy Manahan, ang mabuting kaibigan ni Maggie at ina ni Briggs. Ang mama! Wala na si Ninang. Pumunta sila ni Ninong sa New York. Natulugan niya atang papunta siya rito. Kaya dinala agad ni Ninong si Ninang. Maybelline de la Cruz bilang Naida, ang masipag na ina ni Ana. Ana, anak. Hindi ka man nanggaling sa akin. Pero Ana, ang turing ko sa'yo, anak. Maureen Larrazabal bilang Susie, ang dating nagtatrabaho sa club na nagpalaki kay Karen. Magbayad kaya kayo ng utang nyo, no? Hoy! Huwag ka mag-alala dahil makakabayad na kami sa'yo. Alicia Mayer bilang Bridget Fuentebella, dahil laging subsob sa trabaho, naging malayo ang loob niya sa ampon niyang si Nina. Galit siya sa atin dahil hindi natin maibigay sa kanya ang pagmamahal na hinahanap niya sa isang magulang. Galit siya dahil busy ka sa business mo. Galit siya dahil busy rin ako sa karir ko. Kathleen Hermosa bilang Becky, ang masungit na nakatatandang kapatid ni Anna. Eh, hindi niya tapat yan! Kahit na itain mo lahat ng isda sa dagat, kulang pa rin yan pang pa-opera ni inay! Joanna Marie Tan bilang Carla, ang maldita at mainggiting kapatid ni Aldrin. Hoy! Sino ka? Ako si Anna. Bawal ang katulong dito. Pera, pagbabago, pagmamahal. Alin sa magkakaibang hinahangad ni na Anna, Karen at Nina ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Napagkasunduan namin na dito muna kayo titirang tatlo. Hanggang di namin nalalaman kung sino sa inyong tatlo ang tunay na anak at ina. At sino nga ba sa kanilang tatlo ang tunay na Ana Karenina? Mula June 3 sa GMA Telebabad.